Kami nagbabalik po dito sa Fast Talk with Boy Abunda. Kasama ho natin ang Crazy 3 ng Crazy 5. So ang bumubuo ng 5 ay maliban sa inyong tatlo, TJ, Royce, si Myrtle and po and si Claire. Myrtle, oo. Sinabunutan nila ako dito. Saka ni Claire. Let's go to, una muna, imbitahan niyo. Why should we watch Makiling? Ito. Ay, ito. Ayan, mga kapuso. Ito, walang halong etos. Kasi po talaga, for me, ito yung proudest na soap na nagawa ko ako bilang artista. Kasi sobrang grabe po yung dedication ng lahat. From director to actors to prod to staff. So, sa crew, lahat po. Lahat nagbigay ng dugot pawis para di po dito sa serye namin. At yun po, kitang-kita naman po sa mga napapalabas ngayon. Grabe po talaga, wala pong sinasayang na eksena. So, yun po. Makiling po. Every Monday to Friday po yan, 4 p.m. Royce, ka. Yes po. Yun, mga kapuso, sana patuloy nyo pong suportahan ng Makiling dahil tulad nga po ng sinabi ni Tune, dugot pawis talaga binuhos namin dito. And yung mga eksena, yung mga pambubuli na ginawa namin dito talagang kahit kami din namin ma-imagine na gagawin namin yun. And syempre at the same time, pinag-usapan dito yung topic na bullying. So, syempre alam naman natin na medyo usap-usapan din to sa kapiligiran natin. And yun, baka makatulong tong palabas na to para po sa inyo na talagang alam yun, tigilan na natin yung bagay na yun dahil isa po talaga siyang masamang gawain. Ayan po, mga kapuso, inibita ko po kayong manood ng Makiling. Monday to Friday na po yan. Kung gusto nyong manood ng revenge drama na talaga namang mainit talaga na susubaybayan nyo mula simula hanggang matapos, eto na po yun, Makiling lang po. Let's go to Mutya. Dahil itong Mutyang ito ay ang sentro ng kwento, di ba? Kung halimbawa kayong dalawa, Royce, TJ, may hihilingin at maipapatupad ng mutya. Ano yun? Ako, siguro kung sa career, more strength and more blessing at trabaho para mas ma-enjoy ko yung pagtatrabaho ko bilang artista kasi gusto ko talaga. So, more opportunity. Kasi yun lang maihiling ko kasi happy naman. Karera yun. Sa personal? Ako. Sa personal, jowa. Okay. Open season, lagi niya po sinasabi. Sinasabi yung hunting season 2024, hunting season. So, okay. Baka naman. Enjoy the hunting. Enjoy the hunting games. Yes. Diba? Parang Hunger Games. Ikaw, Royce. Ako, Tito Boy, siguro hiningi po sa Mutya na sana magpatuloy na ang appreciation ng tao sa ano, sa sining, sa pelikulang Pilipino, sa industriya po natin. No. Kasi buwabalik na po eh. So sana, yun ang hiling ko, sana ito tuloy, na yun. Tuloy. Tuloy-tuloy na po na ma-appreciate nila at suportahan nila ang industriya po natin. Anong hihilingin mo? Ako po. Ayoko na ng tone at tone. Christopher. Christopher. Ayun, siguro Tito Boy, mapalaki lang talaga ng maayos yung anak ko. Si naiiba talaga ang perspective. Naiiba yung perspective. No? Kasi Tito Boy, may mga nagtatanong din sa akin. Iba ba pag may anak? Sabi ko, oo. Pinilit mo? Sabi ko, hindi eh. Parang it comes out naturally. Right. Kasi parang kung hindi ko pinilit yung sarili ko, mahalin yung anak ko. Hindi ko pinilit yung sarili kong gigising ng maaga para sa anak ko. Kung baga ginagawa ko yun, kasi mahal ko yung anak ko. Oo. Tapos masarap siyang gawin kasi mahal mo siya. Oo. I totally get that. Okay. Bago natapos ang taon, people, not just in this country, but around the world, endlessly talked about the separation of DJ at saka Catherine na kaibigan mo. Pleasant surprise because one of the first love teams of Catherine ay ikaw nga at nagkasama kayo. Are you still in touch? Are you still friends? Ay, hindi na. Talaga sayang naman. But you are friends. Sana. Nagkikita kami dito, Boy, sa mga events, nag-hi, hello, one. Pero yung personal, nagme-messagean, hindi po. Ah, hindi pa. Hindi pa. Ngayon mapapanood niya ito. Mapapanood niya ito. Baka naman, di ba? Work tayo. Sayang endless love, oh. Tuloy natin. Ganun following nun. Kaya halimbawa lamang, magbibigay ka ng hiling kay Mutya para kay Catherine. Anong ihihiling mo? Peace sa heart niya, Tito Boy. Kasi deserve niya yun eh. Importante yun, no? Importante yung peace. Yung katahimikan.